Habang nasa biyahe kami, may nakita nga pala kami dito nagtitinda ng kambing. Ayun na nga yung ulo niya, yung katawan. Sabi kasi ni Papa Joseph gusto daw niyang bumili na at may try namin iluto kasi hindi naman daw kami nagluluto. Pinagbigyan ko naman kasi nga diba mahilig siya sa exotic. Ayun at bumili kami ng 1 kilo. 500 nga pa ng kilo na nang mahal din para mas mahal pa sa baka. Habang binabalot nga ni Kuya, naisipan ko tuloy paano ko ito lulutuin kasi first time ko magluluto ng kambing. Ayan na nga, tangiti-ngiti lang si Papa Joseph kasi alam niya taga-tikim lang siya at ako naman ang taga-luto. Masusubok na naman ang galing ko sa luto. Pag hindi, naku, sasama talaga ang loob ko sa kanya pag hindi siya nasarapan. Haha, may effort kasi ako nilagay, diba? At ayan na nga, niluto ko na nga sabay. O nga pala, napakuluan na nga pala yan ni Papa nung gabi. Kaya ngayon, malambot na siya. Igigis ako na lang. Ayan, at nagano na nga ako ng sibuyas bawang. Kasunod na pala na yung karne. Karne ng kambing. Ang hirap pala mag-isip ko ng luto nito kasi una namin na pag-usapan, kaldereta. Hanggang sa natikman niya yung lasa ng pinakon, pwede na daw kahit adobo dito, basta wag lang daw lalagyan ng suka. Hindi kasi siya mahilig maglagay ng suka pag adobo. Alam niyo yung parang ginisa lang. Pero kasi iba ako mag-gisa para kasi may pagka-adobo din siya. Pero dinadamihan ko kasi sa paminta, sa ano, like, nilalagyan ko rin siya ng oyster sauce para naman hindi lahat toyo. Kung hindi nga lamang dahil kay Papa Joseph, hindi ko talaga lulutuin ito eh. Kasi ang hilig niya talaga sa mga pagkain katulad nan, lalo na pag nakain kami sa labas. Ang hilig niya magpili ng karne ng baka, karne ng... Okay lang sana kung karne ng baka kasi kinakain ko talaga. Pero itong kambing, tapos basta exotic parts talaga lagi ang gusto niyang kainin. Hindi ko nga bagalang dito dahil nasanay na lang din siya sa probinsya. Pero ngayon, nagugustuhan ko na lang din. Ayun na, at nilagyan ko nga pala ng konting tubig para naman yung oyster sauce lumahok sa sabaw para naman maging malasa. Ayan na nga, papakuloyin ko ng papakuloyin yun hanggang sa magmantika kasi gusto ni Papa Joseph lagi yung parang nagmamantika, yung halos wala na siyang sabaw kasi mas malasa talaga siya lalo na sa mga ganyang luto kasi nakailang kain na kami yun, laging ganun ang niluluto nila pag mga kambing, pag hindi kambing yung ano, ribs ng baboy katulad ng mga ano, basta yung mga parang adobo siya pero parang spare ribs na nga rin siguro yung luto nila. Yun ang mga gusto ni Joseph at isa pang favorite ko talaga yung binubuan lalo na kung mga parte ng lamang loob. Ang sarap talaga, hindi nawawala yun sa amin pag nakain kami sa karinderiya. Minsan na nga lang din ako nagluto nun tapos hindi ko pa rin napapit, hindi ko pa inuulit. Siguro sa susunod na lang pag may oras na lang din ulit kami para naman hindi na rin ako laging bumibili sa labas. Dapat matutunan ko rin maluto. Wow! Lalagyan ko nga rin pala yun ng buong paminta. Bukod doon sa durog na ilagay ko, gusto ko talaga may mga ganyan buong paminta kasi pampalasa din siya. Hindi nga rin pala ako naglalagay masyado ng laurel kasi pakilasa ko talaga. Meron siyang ibang amoy para sa akin. Tsaka ilagyan ko rin pala ito ng silid nang may konting sipa naman at mas malasa talaga pag medyo maanghang. Napapasarap talaga ang kain namin ito. Ayan na nga, tiniintay ko na lang din matuyo. Pinatikim ko na nga rin siya. Ayun, at sabi naman niya, kulang lang daw ng konting asukal. Ayan, nilagyan ko na rin. Pati pala toyo. Ayan, tinimplahan na nga rin namin ng maayos. Tapos, tsaka na lang din namin tatakpan para pagbukas na, okay na siya. Kasi malambot na talaga siya kasi pinakuluan na nga siya ni Papa kagabi. Siguro marami na namang makakain ito, lalo na si Papa. Ang kaso nga lang kay Papa, wala na nga rin siyang ngipin. Pinipinip pa rin niyang kainin yung mga ganitong matitigas na nga mga buto-buto na yan. Kasi malasa nga talaga, lalo na yung ano, kahit may konting amoy siya, ang gubang tawag din. At ayun na nga, pinakuluan na nga namin, tapos tinakpan ko na rin para mas mabilis. Pinainaan ko nga paniapunan para hindi masunog. Inintay na lang din namin magmantika yung sabaw. Yung mga bata nga pala, lulutuan na lang din namin ang sabaw para naman hindi sila mapilit kumainan. Lalo na si Nico, baka pag nakita niya, naku, ano, masuka-suka na naman yan. Kala si Nini, labo mo talaga mapapakain na. At ayan na nga, tapos na, tingnan niyo yung aking niluto, masarap na pala yan. Ang luto ni Nico!